Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel. So ngayon guys, sarap dito tayo sa ating mga copy. So guys, ito yung breeder natin ng full gold at yun yung pinakamalaki kong female. Sorry guys, ayan guys, oh, ito sobrang yellow talaga nung gold natin. And then naglagay na ako ng isa pang breeder dyan, ayan. Ito yung male. Ito guys, ayan, kakatapos na nila kumain guys ng ating BBS. So ayan guys, silip po kayo sa ating mga copy. Yung isa guys, medyo mailap pa. Kasi kalalagay ko rin dyan. And then, kapag ganun guys, medyo mailap pa. Huwag nyong kayaan ma-stress yung copy. Kasi minsan pag nag-white book yan, yun yung sign na stress. Stress yung copy natin. So ayan, tara. Ikot tayo dito sa ating mga copy. At ito naman guys, yung mga fray natin dito. Ito natin guys. Ayan. So, mga 3 days kaming wala dito sa bahay ng aking partner. So, ayan, 3 days din hindi sila nakakain. Talagang fasting sila 3 days. Kaya, ang late nung iba, guys. Pero, hindi kasi magkakabatch yan. May isang pray dyan ng P-Dirt. May isang pray din dyan na RDSS. Tapos, koy na yung iba. So, ayan, dilipat ko rin to, guys. Kasi, balo ko dito lagay yung RDSS natin na trio. So, ito, guys, yung breeder natin ng P-Dirt. Ayan. Breeder P-Dirt natin, nilagay ko na dito. Kaya mag-focus na naman. Ayan. Tapos dito guys, wala na yung mga female, out na din. Out na natin. At may isa na lang dito natitira. So inayaan ko to dito, ito mag-isa. So laki na ng tank nyo. So pag dumami naman guys, lalagyan ko ng fry yan. Fry muna lalagyan ko dyan. Kasi to guys, ito, bala ko to i-drain para ito. Kasi wala pa akong may lalagay. So, ito yung pastel na pair natin dyan. Ayan, sobrang ilap. Sobrang matatakotin sila sa, ano ko, sa tao. Ayan, may ilap sila, guys. Naman na ata sa magulang. Ayan, may ilap. So, ito yung RD. Ayan, sana itong RD at mga pagparami din tayo, guys. Kahit hindi sila materialis, parang ano ba, pero maganda pa naman, okay pa naman kakalabasan yan. Pastel. Dito guys, yung preggy nating female, feeder. Ayan. Ito guys, sana mga anak na to. Kanina kasi, ano na pe, nahihirapan na siyang huminga. So, feeling ko magdadrop na din to. So, hindi ko na lang siya ini-stress. Big mama to guys, big mama feeder. Na half moon yung tape talaga. Ayan. Sana makapag-drop na to. At ito guys, yung solid nating HB Blue Trio. Ay sorry, ito naman yung camera guys. So ayan guys, HB Blue Trio natin na napaka-solid. At bumalik tayo sa pag-alaga ng ating HB Blue. So sana maging okay ito sa mga female dito at mabuntis ng male. Ayan. Kasi ito yung isa nating set of pair ng full gold. Ayan, sobrang gold guys, oh. Nasisinagan pa ng araw. At matanda na yan guys, ha? Kaya yung male medyo may pagka-light konti. Pero pag sa top view mo guys, ayan, gold talaga siya guys. Ayan guys, tapit natin. Diba? At mas maganda yung isa female doon nasa tank na 5,000 guys. Kasi mas ano siya, mas gold talaga, nag-mold pati yung female. So mas gusto ko yung ganun, so inaabangan ko talaga mabuntis yun, yung molting female na yun. Ayan, sige, tusok. Tapos pati itong HB Blue natin, talagang dark blue. Ito yung gusto, ganito yung gusto kong HB Blue guys, talagang dark blue siya. Pati yung female. So ito po, ano to, alagaan ko ito mabuti para mapadami natin itong HB Blue na to. At ito, sana mapagparami na tayo guys, kasi ano, medyo matumal tayo sa breeding nating guppy. So medyo malas-malas tayo sa pagbibreed ng guppy guys. Pero ganoon naman kasi talaga guys sa pag-aalaga ng guppy, hindi laging nagsasucces. At kasama talaga yon sa pag-aalaga, yung namamatayan or buntis na namamatay pa. At di natin hindi talaga natin masisisi, ganun talaga. Ganun talaga nangyayari. So, may
may mga nagsasucess naman na breed or minsan may wala talaga. So sana ito magsucess din tong gold natin ito. Ayan. Yung isa guys may ilap po ng duro. So hindi ko muna lalapit-lapitan, baka ma-stress eh. Baka mamaya mag-white po yan. Kasi ito guys, ayan. Ito pa yung another ano natin, feedert natin dito. Ano natin to, breeder natin to. So dito ko na nilagay. Dito naman guys, ito yung 1 month old natin. Ayan, bibilis. So, sobrang busog ng mga to guys, mga female to, sobrang busog. So 3 days din siya nang dinakain ng BBS, kawawa naman. So nanginginayang ako, sayang. Kasi noong Sabado guys, birthday, tas Linggo, Father's Day, tas Monday walang pasok, mag-swimming kami. Tapos, ayun, Tuesday ko na sila napakain at di pa ako napagluto ng BBS din. So kanina lang sila ng BBS. So halos 4 days silang walang kain. So napast na sila ng 4 days. Ito naman yung mga male kapatid na ito sa katabi guys. So ito pa din yung kain natin, still alive. Ayan, tanda na sila. Pero hindi lumalaki yung tiyan ng babae. Pero sana sana malagyan na nila ng egg yan, yung female, para manganak. Tapos ito guys, kakapakainin din ng BBS. Ito yung mga full gold fry. Ayan. So sana makahabol pa ng laki to. At lalaki naman to guys, kasi laki ng lagayan. At puro BBS yung kinakain. Pero na nung nakaraan nga, diba, ilan days yun ang dinakain ng BBS. So sayang lang, hindi ko sila natutupukan. Pero lalaki yan guys. Tapos dito yung sabila. Ayan. So yun lang guys, balitaan ko na lang kayo sa mga susunod na video ko at update ko. At kayo sana guys, mag-success yung mga breeding natin at sa mga nag-breed dyan. And shoutout sa lahat ng mga fish keeper natin dyan. At ayan, so thank you for watching guys. Kita-kita na tayo sa next one.